Ang kwentong ito ay ipinadala ni Bits. Nangyari ito taong 2011 sa lungsod ng Paranaque. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Bits. Ipinadala ko po ang kwentong ito nang sa gayon ay maibahagi ang aking karanasan at magbigay na rin po ng aral para sa iba na huwag gamitin ang katungkulan para mangapi ng mga taong mas mababa kaysa sa kanila. Isa akong gwardiya noong mga panahong yun sa isang establishmento sa Paranaque na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Iyon ang naging trabaho ko, hindi dahil sa gusto ko yun. Ang dahilan ay dahil iyon ang nakahain na trabaho pagka-graduate ko ng kolehiyo. Napakahirap sa umpisa. Kailangan kong kabisaduhin ang lahat ng opisyal, pati na rin ang kanilang mga sasakyan. May mga opisyal kasing kapag hindi nasasaladuhan ay bigla na lang nagtatampo at ipapasibak ka sa trabaho. Wala kaming magagawa sa mga panahong yun. Sila ang mga nasa pwesto. Batas ang kahit anong desisyong bibitawan nila. Sa una ay talagang napakahirap. Mas lalo na kapag nakilala mo na ang mga kasamahang napakalakas umipsip sa aming mga opisyal. Pero habang tumatagal ay nakukuha ko na ang kalakaran. Kailangan lang palang sumabay sa agos. Kapag sinabi ng opisyal na magaling sila, dapat ay sasang-ayon ka. Kapag sinabi ng opisyal na mahusay sila, dapat ay pupurihin mo pa silang mas lalo. Siguradong hindi ka matatanggal sa trabaho kapag ganoon ang ginawa mo. May mga pagkakataon na napapagalitan din ako ng opisyal ko sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Ang tanging ginagawa ko na lang ay ang humingi ng pasensya. Tapos ay aaminin ko na pagkakamali ko ang bagay na yun. Sa ganoong paraan ay titigil na sa kakadaldal ang opisyal kong yun na itago na lang natin sa pangalang Commander Yabang. Palagi nitong ipinagmamalaki na kilalang kilala daw siya sa probinsya nila dahil dati raw siyang pulis. Bukod pa roon ay buhay raw ang suot niyang kwintas na may palawit na tatsulok at nauukita ng mata. Anting-anting daw yun. Sabi pa niya ay hindi daw siya tinatablan ng bala kapag nakikipagbarilan siya sa probinsya. Isang beses nga ay may bumasag sa pagyayabang niya noong minsang ipagyabang niya ang isang peklat sa kanyang tiyan na gawa daw ng tama ng bala. Eh sir, di ba sabi mo hindi ka tinatablan ng bala dahil sa anting-anting mo? Eh bakit may peklat ka sa tiyan mo? Tapos sabi mo pa, tama ng bala yan. Eh hindi ka nga tinatablan ng bala, di ba? Tanong ng isa kong kasamahan. Dahil doon ay biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Commander Yabang. Nilapitan niya ang kasamahan kong yun. Tapos ay dinibdiban. Pinag-squatras niya pa yun ng 100 beses. Tapos ay pinag-report sa agency. Hindi na pinapasok sa trabaho kinabukasan. Yung mga sipsip naman na kasamahan ko sa trabaho ay bumaboses pa na dapat lang daw sa kasamahan ko ang nangyari. Napakayabang daw kasi. Kung wala lang ako sa tamang pag-iisip, Captain Kokak, paniguradong pinagbabaril ko na ang mga sipsip na yun kasama ang commander namin na si Yabang. Dahil nga sa natanggal sa trabaho yung kasamahan naming yun, ay may bagong kwardiya ang ipinadala ng agency namin. Itago na lang po natin siya sa pangalang Adrian. Sakto naman na sa akin siya na ipartner sa unang araw niya.
Pagkatapos kong ituro ang lahat ng tungkol sa trabaho, ay binalaan ko siya sa kung anong ugali ang mayroon ang commander namin. Sinabihan ko ito na kapag nagyayabang ang commander namin, ay sakyan na lang at huwag ko kontrahin. Kung sakali namang pagalitan siya nito, ay humingi agad ng pasensya at amining nagkamali siya kahit hindi naman, kung gusto niya pang magtagal sa trabaho. Isang araw, nadestino sa gate si Adrian. Sakto namang dumating ang commander namin, sakay-sakay ng motor nito. Hindi agad nabuksan ni Adrian ang gate dahil may kausap itong customer at nagtatanong kung saan ang pasukan ng sugalan. Nang matapos mabigyan ng direksyon ni Adrian ang customer, ay binuksan na nito ang gate para makapasok si Commander Yabang. Yun nga lang ay galit na yun at pinagmumura si Adrian. Humingi na lang ng pasensya si Adrian at inamin na siya ang may kasalanan. Iyon lamang at tumigil na sa pagmumura ang commander namin. May pagkakataon na naging magpartner ulit kami ni Adrian. Nang wala nang masyadong nagpapasok ang customer, ay nakapagkwentuhan kami. Sa Samar pala ang probinsya niya. Tapos ay naiyabang na rin daw pala sa kanya ni Commander Yabang ang tungkol sa anting-anting nito. Sinabi pa niya na totoo ang sinabi ng commander namin, na buhay daw talaga yun. Kaso, may problema. Mahina daw ang katawan ng nagtatangan. Puro hangin lang at puro yabang. Dahil doon ay tawa kami ng tawa. Di na namin napansin ang paglapit ni Yabang sa amin. Nang mga oras kasing yun, ay naglakad lang iyon at hindi nakasakay sa motor nito. Sinong ampaw? Tinik ni Yabang na nasa likuran na pala namin. Ah sir, pasensya na po. Ako ang nagsabi noon. Walang kinalaman si Beats. Kasalanan ko po. Ako ang may mali. Tinig ni Adrian. Tulad ng itinuro ko, ay humingi na agad ito ng tawad at inamin ang pagkakamali. Gusto niya atang ipatanggal ko na kayong dalaway. Di niyo pa ako kilala. Galit pa rin ang tinig ng commander namin. Natahimik na lang ako sa eksenang yun. Ayokong mawala ng trabaho. Alam ko kung ano ang kayang gawin ni Commander Yabang kapag nagagalit yun. Pero nabigla ako sa mga isinagot ni Adrian. Hindi mo rin ako kilala sir. Laking Samar ako. Ba gusto mong tanggalin ko lahat ng hangin dyan sa malaki mong tiyan? Matapang nasagot ng kasamahan ko. Dahil doon ay mas lalo pang nag-init si Commander Yabang. Nilapitan niya si Adrian at saka dinibdiban. Tapos ay sinuntok pa sa mukha. Ano ngayon kung laking Samar ka? Kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Malakas ang karga ko. Ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito bukas. Yun lang ang huling binanggit ng commander namin. Sabay talikod at naglakad papalayo. Dahil sa pangyayaring yun, ay siguradong tanggal na kinabukasan si Adrian. Nang matapos na ang trabaho namin, ay nakita ko pa siya na sinira yung locker ng commander namin. Tapos ay kinuha yung pangtaas na uniforme nito. Hindi ko na lang siya sinita sa ginawa niya. Bagkus ay tinapik ko na lang siya sa balikat bilang pakikisimpatsya sa pagkakatanggal niya. Beats, bigyan mo lang ako ng 3 araw. Matitigil na ang pagtitiis niyo dyan kay Yabang. Iyon lang ang huling naisambit ni Adrian bago lisanin ang aming lugar na pinagtatrabahuhan. Bit-bit ang mga personal nitong gamit at ang pang-itaas na uniforme ng commander namin na kanyang kinuha. Kinaumagahan,
Galit na galit ang commander namin dahil nawawala daw yung uniforme nito sa locker niya. Kung sino-sino na ang pinagbintangan nito. Pati yung mga kasamahan kong malakas sumipsip sa kanya ay nadibdiban din. Nang papalapit na siya sa akin, ay hinanda ko na ang sarili kong madibdiban. Subalit biglang natumba sa sahig si Abang. Agad naman itong dinaluhan ng mga sipsip kong kasamahan. Tumitirik ang mata noon, tapos ay dighay ng dighay. Kadiri yun, kasi ay napakabaho ng amoy ng idinidighay nito. Maya-maya, ay sumuka yun. Lumabas sa bibig nito at sa ilong ang mga kinaing kanin at ulam. Ilang sandali pa ay putik na ang isinusuka noon. Nagkagulo na ang lahat. Isinugod ng commander namin sa ospital. Ang ilan sa mga kasamahan ko ay bumoboses na marahil ay nakarma raw ito dahil sa pag-uugali at pamimisikal sa aming mga gwardiya. Nagtatawanan pa yung ilang sipsip na kasamahan namin at sinasabing expert na raw yung anting-anting ng aming commander na si Yabang. Captain Kokak, eksaktong 3 araw buhat ng matanggal si Adrian ay kumalat ang balita sa aming pinagtatrabahuhan. Pumanaw na raw si Yabang dahil sa labis na pagsusuka. Naubusan daw ng likido sa katawan. Captain, nawa ay nagustuhan niyo at ng inyong tagapakinig ang kwentong ito. Sana rin ay makapagbigay ito ng aral para sa lahat. Ito po ang karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan kung papaanong nagkasagupa ang anting-anting laban sa kulam.